Hi, welcome po ulit sa channel ko at sana mula umpisa hanggang huli makasama kita sa channel na to. Kung napadaan ka man or sinadya mong hanapin ng ganitong content, aba napakaswerte ko kasi mag-stay ka dyan na manunood. At kung magustuhan mo, mag-like ka. And so, please consider subscribing na rin at saka yung pakipindot, yung pakiclick yung notification bell para ma-notify ka pag sa mga susunod pang mga video ko. Doon sa nakaraang mga video ko, may nabanggit ako mga word doon na hindi ko in-explain. At isa doon, ito yung i-discuss ko dito ngayon, itong RTLP. Nag-prepare ako ng mga questions about sa RTLP. Number one question, ano ang ibig sabihin ng RTLP? So, itong RTLP ay ready to lay pullet. Ito yung katumbas ng yung dalaginding, yung teenager na dalaga, ito, who is 16 years old. Yun. Tapos yung RTLP naman, dalagang manok din yan, pero yun yung 16 weeks old naman. Ano bang age niyan? Kasi siyempre, ready to lay na yan, di ba? So, anong age niya ba dapat na mangitlog? Ang pangingitlog po ng RTL ay between 17 to 18 to 20 weeks old. Depende sa management ng grow out na pinanggalingan niya. Yung age na 16 weeks, dapat ay maililipat na yan sa laying house from the growing house. Oo. At anong rason ba yung mga, ano bang mga rason kung bakit inililipat ang 16 weeks old na yun yung RTL, doon sa laying house. Number one, to avoid stress. Number two, to avoid cannibalism. Number three, to give them enough time to adjust to their environment or to their house. Number four, to avoid internal egg breakage or egg bound. Kasi doon sa growing house, meron yung bahay nila ay dire-diretso lang, walang division, walang partition. So, mag-a-adjust sila pag nalipat sila doon sa laying house. Ang mangyayari is, makikage sila at ang occupant ng bawat cage ay apat lang. So, yun ang mga reason kung bakit, yun ang rason kung bakit bibigyan sila ng enough time para makapag-adjust bago sila makapangitlog. At yung isa naman na rason kung ba to avoid internal egg breakage or egg bound, kasi, yun mo, 17 weeks, magdadrop na siya ng unang itlog niya, nandun pa siya sa growing house. So, tendency, pag ililipat mo na siya doon sa laying house, magkamababasagan yan. And isang cause ng death yan. Internal, sa loob mababasag yung itlog. Kasi na-stress siya sa paglipat. Yun. Hindi pa develop yung itlog. Or na-develop na, baka about to lalabas na. Di ba? Saglit lang, baka lalabas na. Tapos inilipat mo, mababasagan talaga siya. Yung 3 days, siguro, doon mo maling mapapansin, bakit patay na ang manok ko? Bakit patay na ang manok ko? Yun. Yun pala, basagan dahil late mo nilipat. So yun, dapat na 16 weeks old. Tapos yung oras ng paglilipat nila or pagkahuli sa kanila mula doon sa growing house, papunta doon sa laying house or papunta doon sa laying farm na bibili sa kanila, gabi ginagawa yan. Hindi yan ginagawa ng daytime. Kasi dito sa atin, Pilipinas, sobrang init, tapos manghuhuli ka ng manok pagka tanghaling tapat o kaya within the day na may araw pa, may stress ang manok. Pati poultry boy na manghuhuli, may stress. Diba? Mahirap yun. Kaya gabi. Kasi nakakalma na sila. Tapos, malamig na ang panahon, hindi na maaraw. So, yun ang rason kung bakit gabi gagawin. And, yung pagta-transport nila from the laying, grow out farm, hanggang dun sa, papunta dun sa laying farm,
ay gabi rin. Pag nakahuli sila, gabi or hating gabi. Basta makarating yung doon sa pupuntahan niya ng madaling araw or early morning, ganyan. Basta hindi mainit na mainit kasi mahirap pagka ma-stress yung manok pagdating doon sa farm. So, kawawa naman yung, ano, yung owner ng laying farm. At kawawa ang mga manok. Yun. At saka, may tips pala ako. May tips pala ako pagbibili ka ng RTL. Ay, hindi. May tanong pa pala ako. Teka, nakalimutan ko. May tanong pa pala ako na ginawa. Yung tungkol dun sa itlog, kasi may na-encounter din ako kagaya ng kal. So, syempre, daming ano din. Ang daming hindi pa nakakaalam talaga. Kahit na siguro sa aming mga nasa field na ganito, eh, may mga hindi pa rin nakakaalam. Lalo na kung hindi nag-practice sa poultry. So, yung bang itlog ng RTL, malaki na kaagad. Siyempre, nakikita nating itlog dun sa ano sa market. Malalaki na, di ba? So, may mga jumbo, ay may mga large, extra large, medium, jumbo, so different sizes, may small, ganyan. Pero ang RTL, pag nag-first drop yan ng itlog, walang yok yung unang itlog niya, yung tawag sa tawag sa kanya ay piwi. And then susunod doon, yung extra small. Pero tinatawag din yan ng mga ibang farm na na yung first egg ay yung piwi ay first egg. And then yung extra small ay pullet. Ang pagkakaalam ko kasi yun lang ang mga sizes eh. So, piwi, extra small, small, at saka medium, large, extra large, and jumbo. Yun. Pero parang dumami sa ibang farm, parang dumami kasi. Pero may classifying machine naman. So, kung saan yung weight niya, doon babagsak yung size. May classifying machine. So, ang RTL, hindi yan mangingitlong ng malaki kaagad. Habang papatanda ang manok, doon lumalaki ang sizes. Pero, luminipis din yung shell. Lalo na kung hindi well managed yung pato, yung feeds. Kung may problema dun sa computation ng yun sa feed formulation. No? Tapos, pagka matanda na, mawawala yung jumbo, may mga maliliit na babalik. Kasi alam mo, pag bata pa, yung RTL pa, no? yung bata pang manok ang mangingitlong, nag-aaral-aral pa yan na mangingitlong, may mga lumalabas na mga jumbo na double yolk. Pero nawawala yun habang tumatanda. Yun. So, hindi kaagad-agad malaki ang itlog ng RTL. Ready to lay nga eh, di ba? So, pagka matanda na, hindi na ready to lay yung tawag dyan, hen. Yun. At saka, ito tips ko ha. Ay, tip. Tips actually. Pagbibili ka ng RTL, kung ikaw ay interesadong mag-alaga ng poult ng layer, bibili ka ng RTL, siguraduhin mo na ang kukuhanan mo ng stock mo ay reliable grow out. Yung supplier, honest. Talagang pina-perform niya yung vaccination and medication program niya mula kiti, mula first day old hanggang mag 16 weeks old na ililipat niya sa'yo yung manok niya. Yun. Tapos, pag 16 weeks old, dapat nabakunahan na ng booster shot ng NCD. Yan, CD vaccine mula dun sa grow out, pag sinalo mo, dapat vaccinated na siya para hindi ka magka-problema. Kasi kung sasaluhin mo na walang bakuna, at saka kung kinuha mo na walang medication program, vaccination program, mahirap. Kawawa, ang ano dun is, umumroblema ang owner kasi nga syempre kahit gaano kayaman yan, gagastos yan ng extra medicine, extra vaccine, ganyan, tapos extra patuka, di ba, bayad pa ulit niya sa vet, gano'n. So, yung vet kahit gaano kagaling yan, hindi niya makukorek, mahirap i-correct kasi pag halimbawa yung RTL na kinuha mo, yung binili mo ay galing sa grow out farm na poor management, hindi yan makukorek. Hindi yan makukorek. Lalo na kung tumama kanya, sa kanya, peste, di ba? Problema. Tapos hindi magbibigay ng performance na maganda.
mga itlog, ano, pero baka mabilis bumaba yung ano niya, production niya. Oo. So, tandaan mo na essential yung good management doon sa performance ng layer. Kaya good management of grow out equals good performance of the layer doon na sa linipatan niyang laying farm. Yun. Kaya ito yung tips ko. At saka ito yung mga na-describe ko naman ako ng RTL, no? So, wag hindi mo tatawaging RTL ang kal, hindi mo tatawaging RTL ang matanda ng nangingitlog, no? May kanya-kanyang tawag sila. So, pag nangingitlog ng matagal, layer. Ay, hen. Oh, layer na. Tapos, yung bata pa, RTL. Ready to lay pa. Pero pag nangingitlog na, is layer na. Yun yun. Pag wala na, pag itatanggalin na siya dun sa building, hindi na siya productive, kal na siya. Oh. So, yun ang mga kwento ng RTL. Hindi ko nahahabaan para hindi ka mabore kasi mukhang medyo matagal na. Maliwanag naman na siguro yung pagkaka-explain ko tungkol dyan. Hindi ko sasabihin self-explanatory kasi kahit ako nung una, nung hindi ako nagpa-practice ng ganyan, Diyos ko, hindi ko alam, ano yung RTL? Siyempre, hindi mo naman pinag-aralan na ano yun kaagad-agad, di ba? So, kailangan pag-aralan ng mga bagay na yan. At, salamat, nanood ka. Sure ko, may dagdag kaalaman ka. At sana sa susunod ko pang video, nandyan ka ulit. Mag-click ng like. Siyempre, hindi ka na mag-subscribe kasi subscribe na, kung nakasubscribe ka na, di ba? Ayun. Salamat sa lahat. And magandang hapon. Magandang maulan na hapon, umuulan. Thank you and God bless us all.